Isa na namang recipe ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na isang ingredient lang, may pang merienda ka na at pwedeng gawing pulutan. Napaka-crunchy ng recipe na ito. Ayan, certified malutong talaga siya. Pwede din yung isawsaw sa suka at gawin na pulutan. Hindi na natin patatagalin pa, so simulan na po natin. Kailangan natin ng 1/2 kilo na malakit na bigas at enough na water para natin mahugasan. Hugasan natin ng kahit 2 beses lang. 2 1/2 cup na tubig para natin lutuin. Takpan lang natin at hintayin natin na maluto. Once na lumipat na sa warm ang indicator ng rice cooker, i-check na po natin. Ilipat lang natin sa dough mat, then i-flatten lang po natin. Maglalagay din tayo ng cling wrap sa ibabaw. Then i-flatten lang ulit natin gamit ang rolling pin. Nipisan lang natin para madaling matuyo. Tanggalin na natin ang cling wrap. Then i-cut lang natin ng pahaba muna. Tanggalin lang natin yung mga excess sa gilid. I-cut lang natin into squares pero nasa sa inyo kung anong shape ang gusto ninyo at kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Ilagay lang natin sa cooling rack na may cling wrap para hindi dumikit. Paarawan lang natin hanggang sa matuyo ang ibabaw. Eto na, dry na yung kanyang ibabaw, so babalik na rin lang natin pero this time tatanggalin na natin yung cling wrap na binalot natin sa cooling rack dahil hindi naman nadidikit kasi dry na yung ibabaw, tsaka para mas madali matuyo. Papaarawan natin ulit hanggang sa matuyo. After natin paarawan, dapat ganito na siya katigas pag natuyo. Magpainit lang ng mantika, then i-fry lang po natin. Make sure na fry na mabuti pati ang gitna para ma-achieve yung pagka-crunchy at hindi matigas ang gitna. Kasi once na ma-undercook natin, hindi mo kayang nguyain, kaya dapat tama lang ang pagprito. Huwag nyo naman i-overcook para hindi naman magkulay brown. So eto na, pwede na natin ito tanggalin sa kawali. Eto na po ang ating crunchy rice cracker. Ang sarap nito, napakalutong talaga. Napakasarap ito isawsaw sa sukang at tsara at anytime pwede nyong gawin ito sa inyong bahay. Ang kagandahan nito ay wala tayong nilagay na MSG or kahit anong pampalasa sa ating recipe. Maraming salamat po sa panunood hanggang sa muli na pagbahagi ng Madiscarte Recipes.